Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ating ibubuking ngayon mga kapatid itong matagal ng modus ng mga evangelist sa Seventh-day Adventist na umanoy ang Papa ay nagpakilala na Diyos batay mismo sa aklat katoliko at di daw pinagchap-chap ayon kay Denmark Santiago. Alam niyo ba? Matagal na itong modus ng mga SDA evangelist, di talaga sila natakot na mamimiki ng mga bogus quotations na pilit nilang iugnay na official na pahayag ng Papa. Ito. Piniklaim ng Santo Papa nila na siya ang Diyos. Ayan o, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Sila mismo umaamin. See? Batay sa naturang aklat, mga kapatid, pakita ko sa inyo. Umaamin daw ang Katoliko na ang Papa ay Diyos. Di na natakot si Denmark sa kaniyang ginawa, pero booking agad. Kaya, samahan ninyo ako, ibubuking natin sa inyo. Kumusta? Muli. Ito yung Lingkod Rwendel Talibo, magkasama ninyo sa ating live ngayon. Kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na magkikayat sa ating mga kapatid at katulipo magsubaybay, share ninyo. At kung bago lang kayo, huwag kalimutan mag-like. Kung napadaan lang kayo sa ating live ngayon, mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talagayan. I-share at mag-comment mga kapatid. Maaari kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat o Super Thanks o membership sa ating channel. At sa pagkakataong ito, ating sasagutin muli at ibubuking. Imagine, aklat pa na nagsagot sa mga bogus quotations ng Seventh-day Adventist ang ginagamit ni Denmark Santiago na dating INC, naging SDA, naging yumakap sa simbahang katoliko at bumalik sa SDA. Ngunit itong matagal na modus ng SDA, abay, muling ginamit ni Denmark, di na siya natakot. Ito. Kiniklaim ng Santo Papa nila na siya ang Diyos. Ayan o, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Sila mismo umaamin. Sila mismo umaamin. Ano po ba ang laman sa naturang aklat, mga kapatid, na umaamin daw? Pakita natin. Batay sa mga ginagamit ni Denmark, mga kapatid. Bago dyan, buksan muna natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng panalangin ni Father Bing Arellano ng Pumas. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ, our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, kung maalala ninyo mga kapatid, ating sinagot yung tatlong tanong na mahirap daw
sagutin, di po ba? Yun ang pahayag ni Dinmar. Punto por punto, sinagot natin yan. Pero, yung tatlong punto ay may request ang kanyang kasama, matapos natin sinagot yung akusasyon ni Dinmar. At ayon sa kanyang kasamang isdi eh. Ngayon, isa-isahin mo at sagutin mo yung mga akusasyon at paratang sa iyo ni Brother Wendell Talibong na ikaw daw ay okay. May mga sinabi na wala sa history. Ang kanyang title sa iyo ay His Story. So now, maglabas ka ngayon ng mga ebidensya doon sa mga tatlong punto mo na ito ay batay sa history at hindi lamang istoryahe na ginawa mo, Brother Denmar. Umpisahan natin. Okay, umpisahan nila. Pero, maalala niyo mga kapatid, yung unang punto na dapat sagutin niya ay naglabas siya ng bagong panibagong isyo. Ano po yung unang punto na dapat sagutin niya na nabuking batay mismo sa kanyang pahayag? Tatlong tanong, never nilang masasagot. Bakit putol ang apostolic succession? Putol daw ang apostolic succession. Dapat yun ang unang punto na sagutin ni Dinmar. Dahil batay sa kanyang naunang pahayag kung naputol ba ang apostolic succession. The true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught and become she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. No? Kay San Pedro, hindi kay Kristo. So, batay sa kanyang pahayag, merong unbroken line of succession sa tunay na iglesia. Pero, kung maaalala niyo, ang request ng kanyang kasama, sasagutin dapat niya punto por punto batay sa mga referensya. Ngayon, isa-isahin mo at sagutin mo yung mga akusasyon at paratang sa iyo ni Brother Wendell Talibong na ikaw daw ay okay. May mga sinabi na wala sa history. Ang kanyang title sa iyo ay His Story. So now, maglabas ka ngayon ng mga ebidensya doon sa mga tatlong punto mo na ito ay batay sa history at hindi lamang istoryahe. Yun, mga kapatid. Pero, iniwasan ni Dinmar yun na sagutin. Because siya'y gumawa ng bagong isyo. Okay, so number one ito. Number one daw. Sabi niya, no, meron daw papasi. Ito Wendell, makatapatan tayo. Ikaw mismo nagsabi na ang Papa ay nagmula sa College of Bishops. Pero ito, College of Bishops na ito na sinasabi mo, no, eh, hindi ito yung forma ng government, no, hindi ito yung forma ng government na gusto ninyo o yung meron kayo. Bakit? Ito, oh, sa isang aklat, referensya. Ito, aklat nyo po, oh, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Oh, ito sasagot sa inyo, ha, libro ninyo. May palakpak, ito ang Santo Papa ninyo. Mababasahin natin, ha? Basahin natin. Ito ang Santo Papa ninyo. Basahin natin. Sabi dito, ito, ha, basahin natin. Encyclical letter of Pope Leo XIII on June 20, 1894. Sabi diyan, we hold upon this earth the place of God Almighty. Oh, mga kapatid, galing mismo from the mouth of the horse. No? From the mouth of the horse daw. Ibig sabihin sa mga SDA, yung kabayo pala nila ay magsasalita. Sige, gagamitin natin yung from the mouth of the horse ni Dinmar.
Pero bago dyan, patawa-tawa pa siya. Ang issue kasi dito, sinabi niya na mahirap sagutin yung first 500 years, oh, 5 centuries, walang papa. Mahirap daw yan sagutin. Oh, kaya patawa-tawa pa siya dito. Okay, so number one ito. Sabi niya, no, meron daw papa si. Ito ah. Iniwasan niya ang aklat na ginamit natin, yung aklat mismo ng Seventh-day Adventist. Nasabi niya, sa unang 5th century, mula sa 1st and 5th century, walang umiiral na papa. Yon ang sabi ni Dinmar. Kaya kung walang umiiral na papa, paano niya i-reconcile ang aklat nila mismo ito, Seventh-day Adventist, na aklat, From Crisis to Victory, The Warrior's Handbook by William Melly and Marlene Willey. Oh, so, ano nakasulat? Sa page 160, mga kapatid, palakihin natin. Ito. It was Sixtus, one such bishop of Rome, 116-126, who began the process that led to the transference of Sunday of worship from Sabbath to Sunday. And AD 200, Pope Victor ordered all bishops excommunicated or refused to shift their annual resurrection celebration from Passover Sabbath to Easter Sunday. Sa aklat nila yan, sa Seventh-day Adventist. Paano niya i-reconcile yung pahayag niyang mahirap daw sagutin na ang unang 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th century, walang papa? Ito pa, sa nasa online nila ito. Makita dito, mga kapatid, ang papa na si Pope Fabian sa taong 239, yung kinukuloy yan, sa kanila yan. Paano na niya i-reconcile na wala daong papa na nag-exist? Hindi lang yan. Dami pang mga aklat na ginagamit natin na nagsusuwagan sa kanyang pahayag. National Sunday Law by John Macrosen, page 36. O merong Pope Sylvester taong 314 Anno Domini. Paano niya yan i-reconcile? Kaya naggawa ng bagong isyo. At ang isyo na yan ay matagal nang tugtugin sa Seventh-day Adventist, yung mga bugos quotation. Yung mga bugos quotations na yan ang ginagamit ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Pero nasa chapter 93 yan ng Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Ito ang pamagat yan. Siguradong nabasa yan eh, Dinmar, pero pilit niyang ginawa yung mga gawain talaga ng Seventh-day Adventist na magkakalat ng kasinungalingan. Ito ang mabasa natin. Chapter 93. Does the Pope claim to be God on earth? Adventists and other anti-Catholics claim that popes have taught that they are God. Anyone who knows anything about the Catholic Church knows that the Pope doesn't consider himself to be God. Oh, yun ang pauna sa aklat na binasa niya bago yung quotation na sinagot punto por punto, mga kapatid. Balikan natin siya, balikan natin. Para matagal na ito na issue, yung mga bugos quotation na ginagamit ng Seventh-day Adventist. Kaya mag-iingat kayo. Ito, balikan natin. Kiniklaim ng Santo Papa nila na siya ang Diyos. Ayan o, Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Sila mismo umaamin.
Oh, so ang naturang aklat daw, tayo daw mga kapatid, umaamin. At wala nang konsensya talaga na sinabi yan ni Dinmar, basta meron siyang aklat, akala niya sila lang ang merong kopya diyan. Oh? Na sinagot yan punto por punto ng naturang aklat. Inaamin nga ba? Hindi. Ito ang bahagi sa binasa niya na inaamin daw. Oh, ito. We hold upon this earth the pleas of God Almighty. Pope Leo XIII, Encyclical Letter of June 20, 1894. Yon ang ginagamit nila. Una, itong nakasulat na ito mga kapatid, pinutol nila. Oh. Sa encyclical letter, ito talaga ang konteksto sa naturang pahayag ni Pope Leo XIII. But since we hold upon this earth the pleas of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. And now that our advanced age and veterans of anxious cares urge us on towards the end common to every mortal, we feel drawn to follow the example of our Redeemer and Master Jesus Christ. Yon ang mabasa, pinutol nila yan. Bakit pinutol nila yan? Para ipalitaw na sa naturang quotations, mga kapatid, quotation, na we hold upon this earth the place of God Almighty. Gusto nilang ipalitaw nito mga kampo ni Ellen Goldwhite na ang Papa ay umaangkin na Diyos na. Mali! Bakit mali? Malinaw naman dyan. Ituloy pagbasa. Sinabi ng Papa na ang ating Panginoon Jesucristo umano, our Redeemer and Master. Oh, di po ba? Wala ba silang common sense niyan? Kung ang Papa ay nagpakilala ng Diyos, bakit sinabi niya na ang ating Panginoon Jesucristo, Redeemer and Master? Di maaari na yung nagpakilalang Diyos ay kumikilala ng Redeemer at Master na may meron pang mahigit sa kanya kung Diyos na siya. Kaya common sense naman. Kahit yung common sense ay hindi common sa everyone. Oh. So, yung quotation na yan, una, pinutol nila. Pero mayroong mga bugos quotation na ipakita natin sa inyo. Ang quotation sa Encyclical Letter of Pope Leo XIII, mga kapatid, sa Hunyo 20, 1894, no, sa Catholic Points of View, mga kapatid, ang quotation na yan ay hindi mali. We hold upon this earth the pleas of God. Tama yan sa Katoliko. Bakit? Dahil ang Papa ay Vicar of Christ on earth. So, ano po yung representative dito sa lupa? So, ano ang representative? Anong dapat niyang gawin? He holds the place of the person he represents. Kaya napakalayo mga kapatid yung baluktot nilang mga unawa na ang Papa ay nagpakilalang Diyos. Sa encyclical letter na ginagamit nila, dito makita natin na Pope Leo XIII is just reaffirming his position as Christ's representative tulad ng Prime Minister dito sa lupa. Pero mayroon pang isang aklat na eto, bugos quotation na ginagamit nila mga kapatid. Kaya ingat talaga nito. Ito, naturang aklat pa rin. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Ano, Catholic National, July 1895. O, siya daw ang Panginoong Jesucristo mismo. Nako, mga kapatid, may nagpapakilala siya ang Kristo.
at hindi nagpakilala si Pedro ng ganito, mga kapatid. Yun, ang ginamit ni Dinmar na aklat, no? Pero, pakita natin ha, binasa niya yan, pakita natin ang referensya na ginawa niyang diferensya, mga kapatid ha. Oh, ganito talaga ang 70 Adventists. Kaya mag-ingat sa mga modus na ginagamit ng 70 Adventists. Ito mga kapatid, ang aklat na binasa niya. Tingnan niyo. Suriin niyong mabuti na inaamin daw ng Katoliko batay sa aklat na Catholic discussion na ang 70 na ang Papa ay Diyos. Ito. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh. Catholic National, July 1895. Oh, ano ang makita niyo dito? Another bogus quote from a publication that doesn't exist. Nasa aklat para na ginamit niya, mga kapatid, another bogus quotation, no? Another bogus quotations from a publication that doesn't exist. Pero, kung siya na nagbasa nito, kung siya ang nagbasa nito, ito ang kanyang binasa. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Ano, Catholic National, July 1895. O, siya daw ang Panginoong Jesucristo mismo. Nako, mga kapatid, may nagpapakilalang siya ang Kristo. At hindi nagpakilala si Pedro ng ganito, mga kapatid. Tama, hindi naman nagpakilala si San Pedro ng ganyan. Ngunit, ang Santo Papa di rin nagpakilala ang ginawa ng 70 Adventists ay kumuha ng mga bugos quotations tulad dito. Oh. Na the Pope is not the only representative of Jesus Christ. He is Jesus Christ himself. May sagot dito. Another bogus quote from a publication that doesn't exist. Napakalinaw. Kaya di na mahiya ang mga Seventh-day Adventists na gagamit ng ganito. Matagal na, mga kapatid. Marami pa na quotation na sinagot yan. No? Sinagot malinaw. At kung maalala niyo, kumakalat talaga sa social media itong mga Catholic bishop daw confess that they change Sabbath from Saturday to Sunday. Matagal na ito, mga kapatid, 10 years na ang kinakalat nila. Kaya may nag-message sa atin nang ganito at kung maaari daw sa sagutin yan, at sa ating pagsaliksik, alam nyo, fake na bishop pala ang ipinakita ng 70 Adventists. Yun ay isang artista lang. Ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang Linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premium sa iyo ng $1,000. Pakiplay, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy."
The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyo, naninira lang ako, o kaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Oh, so, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Pero nang nabuking, ganito talaga mga kapatid ang Seventh-day Adventist. Kaya mag-ingat kayo. Nito. Nang nabuking mga kapatid, abay, anong paluso? Hindi pinakilalang bishop. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dixon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung... Yun, hindi niya pinakilala. Kaya, yun ang mga Seventh-day Adventist talaga. Acknowledge natin si Kabornok. Hamunin umanon ni Kabornok. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa kay Kabornok Factbusters PH. At merong bago ding Facebook page si Kabornok, mga kapatid. Ha? Sandali. Sana ba yun? Kita natin. Ito. So, welcome sa lahat na sumusubaybay sa atin ngayon. Okay? So, dahil sa paggamit ni Dinmar Santiago sa bugos quotation, mga kapatid, binuhay niya yung modus ng Seventh-day Adventist na matagal na kung si Kabornok pa. Busted yan! So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid, hanggang sa muli. Atin lang muling ipinakita, lalo na yung aklat na ginagamit, dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Maraming salamat po. Bye-bye hanggang sa